3, 2, 1. Welcome po sa ating King's Cut YouTube channel. May pagtuturo tayo dito. At ating tips ngayon ay patungkol ito sa pagplansa, kung paano magplansa na makaiwas masunog. Kagaya nitong ating plansa na meron tayong ina-adjust na number 1, 2, 3, 4. Pag dito na sa mga number 4, medyo mainit na ito. 5 and 6, napakainit na yan. So, meron tayong gagawin. Meron tayong isang gawing bagay na pakita ko sa inyo na isa sa mga kagamitan natin sa pagplansa na para makaiwas tayo sa mga masunog ang ating pinaplansa. So, kagaya nitong aking pinaplansa na isang pantalon ito na babawasan yung lapad ng ano niya, yung kanyang laylayan. So, kailangan ko siyang plansahin muna para maalis yung kulubot-kulubot para makuha ko yung magandang lapat na insaktong sukat, kumbaga. So, kailangan ko siyang plansahin. Pero manipis ito, so kailangan ko siya ng gamitan siya ng isang bagay na makaprotekta para hindi siya masusunog. So, painitin natin plansa. Ito, mainit na itong plansa. Nasa number 4 na ito. At ipakita ko lang itong isang bagay na ating gagamitin pa sa pagplansa na para makaiwas sa pagkasunog. Ito isang, ang tawag ito ay isang teflon. Teflon ang tawag nito. Ginagamit ito siya sa mga nag-heat press. Gamit ko ito dati nung ako nag-print pa ng mga t-shirt. Ito yung aking ginagamit para pag-ipit ko sa t-shirt na napakainit ng heat press, ay pag pinatungan nito, sinasapinan nito, ay hindi siya masusunog talaga. So, ito yung aking ginagamit ngayon dahil wala na akong din ako ng pre-print. Dito kasi ngayon siya ginagamit. Ito, may butas na ito kasi medyo luma na. May bago ako nandun sa bahay. Ito yung yun ang ginagamit ko din sa bahay. Pero ito ngayon, ito yung aking gagamitin para dito sa pagplansa natin para makaiwas pagkasunog. So, para sa mga gustong makabili nito, marami ito sa online. Ang tawag nito ay teflon. So, i-research ninyo ang pangalan nito, teflon, at makikita nito ninyo. Medyo may kamahalan nga ito, 17 by 17 lang yata ang lapad nito, pero medyo may halaga na ito. Siguro na malalaman ninyo pag nakita ninyo sa ano kung magkano ito. So, kailangan ito siyang isapin dito para makaiwas tayo sa masunog. At saka lalo pag mga ang ating paplansahin ay mga wool na mga tila, madaling magbakat 'yun. So, nangingintab 'yung ano pag nainitan 'yun, tapos idiin natin, nangingintab. Pero pagka ito ay ating gagamitan ng ganitong teflon, ay kahit idiin mo siya, hindi siya nangingintab. So ito isa ka sa protection sa ating mga gagawing mga pagplansa, sa lalo sa mga pantalon na masisila na mga wool na kumikintab pag naiinitan ng husto. So ito ang kailangan nating gamitin ng ganito, yung teflon ang tinatawag na teflon, para makaiwas tayo na higit sa lahat yung masusunog, makaiwas tayo sa pagkasunog, dahil ito ay protector ito ng mga maiinit na bagay. Ginagamit din ito sa mga hotel, sa mga ship. Ito para sa ating kinagawa ngayon, no? Ito nakita nyo na flat siya. Sapin yan. Ayan, pinatong ko lang dyan. Tapos yan. Sa kabila na naman tayo, sinasapin na natin para hindi siya mangingintap o masusunog. Kasi mainit itong ating plansa. Ayan, ilaw na naman. Yung nasa number 4, namatay na naman ang ilaw. Yung nasa number 4, mainit na ito. So kung ito ay walang sapin ito, mangingintap yan. Pero dahil may sapin ito, hindi mo makikita na nangingintap. So, yan ang ating simpleng tips sa mga gustong matutong magplansa, lalo na sa mga hindi marunong mag-adjust ng mga plansa na diretso na painitin ang gusto, lalagay dito sa number 5, number 6, pag diin mo, mainit na pala masyado, diretso sunog yung tila at lusaw, tunaw agad. Pero pag may teflon kang nakasapin, kahit pa naka number 6 pa yan siya, pag diin mo ng ganyan, hindi siya masusunog ang tila. So, napakalaking bagay nito para makatulong sa ating pagpaplansa, lalo na sa mga bahay-bahay na may karamihan tayong mga kasama sa bahay na
mga anak ay hindi marunong pa magplansa. So, naiinit masyado yung plansa at nasusunog yung pinaplansa na bubutas. Kasi ako marami din ako na-repair na mga damit, na mga pantalon na nasunog sa plansa. So, ito, mangingintab ito kapag hindi natin lagyan ng sapin. Pero pag nilagyan natin ng teflon, diin man natin siya, ipaplansa natin ng ganyan, hindi siya mangingintab. Maganda siya, parang wala lang, pero flat na flat siya. Pinaplansa ko ito dahil puputulan ko itong mga pantalon na ito kasi marami ito. Para siya na hindi siya magkulubot-kulubot, diretso yung kanyang lapat, kailangan ko siyang plansahin muna para maalis yung kanyang kulubot-kulubot para paglapat ko, pagsukat ko sa kailangang sukat, makukuha ko yung eksaktong sukat kasi lapat ang tela na naplansa siya Ayan. So, marami ito. Plansahin ko para may pakita po sa inyo na maganda pala itong ating ginagamit na teflon para makakatulong sa ating pagplansa na makaiwas tayo na masunog ang ating pinaplansa. Kahit sa mga maninipis na tila ito, sa mga Georgette, kahit alin doon sa mga maninipis, basta maglagay ka ng ganito, makaiwas tayo na masunog ang ating paplansahin ng mga damit. Kasi katulad yan, sasapin mo lang. Yan, pag isapin mo, kahit painitin mo yung plansa ng gusto, walang problema. Ito, i-adjust ko ngayon. Lagay ko sa number 5. Ito. Wala yan. Hindi siya nangingintab. Wala kang makitang nangingintab. Yan, walang kintab yan. Pero pagka walang sapin yan, sigurado yan. Makintab yan. So, para bang bago pa lang siya, pero pag dumaan sa plansa na kitang-kita na medyo lutong-luto siya sa pagkaplansa, mangingintab yun. So, yun ang isa sa mga iniiwasan, lalo na sa mga strictong mga customer, ay kailangan talaga na hindi siya mangingintab para yung ating customer masabi niya, magandang magtrabaho. So, isa ito sa mga na nakuha kong technique na pag nagplansa tayo sa mga masisilang mga tela, kailangan natin ng bagay na ito, isang teflon ang tawag nito, para tumakaiwas tayo sa pangingintab, pagkasunog, pagkaluto ng husto ng tila natin pinaplansa. So yan, medyo may kamahalan nga lang ito, pero malaking bagay, malaking maitulong sa atin para tayo ay makaiwas, lalo na sa mga estudyante na nagmamadali, painitin ng plansa diretso, pag din sunog agad yung tila. Kaya sa halip na papasok, hindi makapasok, nasunog yung tela, yung uniform. Maraming nangyari yan. Kasi ako, ilang beses na ako mag-repair dito ng mga ganun. Ng mga pantalon, mga damit, nasusunog. Kaya, iwas. Gamit tayo ng mga bagay-bagay na makakatulong sa atin para ang ating trabaho ay mapaganda. So, isa ito. Teflon kang tawagin. Ito, pinaplansa ko ito kasi yan, kagaya niyan, kulubot yan. Kailangan ko siyang lansahin para lumapat. Pero kampante ako dahil ang aking ginagamit, ang sinasapi ay protector ng mainit na plansa. Yan. Heat press, mas mainit pa dito . Napakainit ang heat press. Makabot ng 300 plus degrees centigrade. Ang init niya. Kaya pag idiin mo yun sa mga tela na walang sapin, babakat ka agad. Sigurado yun, babakat yung tela. So, parang maluluto ba? Tapos yung hindi tinatamaan ng heat press, iba ang kulay. Kaya pag ibebenta mo, lalo sa nagpiprint ka, tapos na hindi nasapin na nito, yung kabila, yung parting na tinamaan ng heat press, luto. Pero yung wala, ay hilaw. Maganda. Kaya ito yung sinasapin para talaga makaiwas sa pagkaluto ng tela. So ito rin ginagamit din natin magplansa para makaiwas din tayo ng ating pinaplansa ay mangingintab o hindi kaya maluluto ng husto. So malaking bagay ito mga kapadyak, at nawa ito inyong ma-appreciate na itong bagay na ito natin pinapakita sa inyo, dahil wala pang gaanong nakakatuklas nito na ito pala ay isa sa pinakamagandang
tulong, napakagandang tulong sa ating pagpaplansa para makaiwas tayo ng ating pinaplansa ay masusunog o maluluto. Yan o. Hindi nangingintab, flat na flat yung ating ginagawa. At yan, napakaganda yung ano niya, resulta. Ito, madami kasi itong aking pinaplansa para putulan, babaston. Meron tayong customer na pag nagpa-repair, bultuhan. Pero mga bago ito, namili ng bago. At gusto kong ipabago yung laylayan, kaya pabaston ito. Kaya ako naman, akin itong pinaplansa muna para maganda yung pagkalapat, para hindi ako mahirapan magano mamaya magbaston. Ganun ang ano ko, ganun ang ugali ko pagka ako may ginagawa. Hindi lang lapat ko muna ng gusto, pinaplansa ko talaga para maganda yung aking tinatrabaho, yung aking ginagawa. So, maraming salamat sa mga nanonood sa ating tips, pagtuturo kung paano magplansa na makaiwas tayo na mangingintab, masusunog, maluluto ang ating ginagawang pinaplansa. So nawa, ma-appreciate nito at ma-ano ninyo, makuhaan ninyo ng aral, paturuan, para matututo din kayo. Medyo may kamahalan nga lang, pero pagtiyagaan natin, ganun talaga mga kapadyak. Meron talaga tayong, minsan makakagastos tayo para mapapaganda yung ating trabaho. Pero at least, mapakinabangan natin ng gusto. Matagal, pang matagalan ito, ito lumang-luma, how many years na ito mga kapadyak. Ano pa ito, wala pang pandemic, ito ginagamit ko na ito. So hindi lang ito 5 years na sa ginagamit, 7 to say mga 7 years na yan, tagal na yan. So lagi kong ginagamit yan, pero ayan, hanggang ngayon pakinabangan ko pa rin. So para sa mga tumatangkilik, sumasubaybay sa ating YouTube channel, ang hindi, kung sino man na ano, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe lang po at paki-kalimbang ng ating kalimbang para lagi tayong updated o lagi kayong updated sa ating mga pagtuturo, sa mga tips natin patungkol sa pananahi para sa ikabubuti, ikagaganda ng ating mga trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat, mga tumatangkilik o nanonood sa ating mga pagtuturo. Maraming salamat mga kapatyak.